Ang mensaheng ito ay magbibigay sa atin ng malinaw na kasiguruhan o assurance na tayo ay ililigtas ng ating Panginoong Hesus galing sa darating na puot ng Diyos o Great Tribulation na malapit nang ibuhos dito sa lupa. At ito ay kanyang gagawin sa pamamagitan ng pagdagit o rapture bago pa man ang Great Tribulation. Titus chapter 2 verse number 11, 12 and 13. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Napakagandang talata po ito, kapatid. Laging pinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao upang tayo ay makapagbagong buhay habang hinihintay natin yung dakilang araw na inaasahan natin. Yung araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo sa darating na puot ng Diyos. At sana po lahat ng mga naghihintay sa araw na yon ay masama sa araw ng rapture. Alam niyo po mga kapatid, isa sa magandang katangian ng ating Diyos ay lagi niyang nililigtas ang mga matutuwid at sumusunod sa Kanya. Kung naalala niyo po si Lot at ang kanyang pamilya, ay pinalabas po sila ng Panginoon bago pa niya pinarusahan ang Sodoma at Gomorrah. Genesis chapter 19 verse number 15 down to verse number 17 ang sabi, nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-atubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas sa lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. At sa verse number 22, ngunit magmadali kayo. Hindi ko maituloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. So dito makikita natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Halos kalad ka rin ng mga anghel sina Lot upang masiguro na makaiwas sila sa darating na puot ng Diyos. At sinabi pa sa verse number 22, hindi ko maituloy ang gagawin ko hanggat hindi kayo nakalabas. Ibig sabihin, talagang sinisiguro ng Diyos na iligtas muna ang mga matuwid bago pa na ibuhos ang kanyang puot at galit. Ngayon puntahan natin ang darating na Great Tribulation. Sa Revelation chapter 16 ay makikita natin ang tinatawag na pitong mangkok ng puot ng Diyos. Ito yung pinakamatinding kapighatiang dadanasin ng mga taong hindi nasama sa rapture. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga talatang nagpapatunay na tayong mga nanampalataya sa Panginoong Hesus ay talagang kaniyang ililigtas sa panahong yon. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse number 9 and 10 ang sabi, ang mga tagaroon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kaniyang anak mula sa langit.
Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Unang talata pa lang ito, kapatid. Ngunit sobrang linaw na po ang sinasabi ng Biblia na hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus upang iligtas tayo sa darating na puot ng Diyos. Kung tayo po ay naniniwala na ang mga salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan, isang talata lang ay sapat na po upang patunayan sa atin na tayo ay talagang ililigtas ng Panginoon galing sa darating na puot ng Diyos. Ngunit, para sa mensaheng ito, ay magbibigay pa po ako ng ilang mga talata tulad nitong nakasulat sa Romans chapter 5, verse number 8 and 9. Ang sabi, ngunit ipinadama ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kaniyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So yan po mga kapatid, sobrang linaw po ang mga salita ng Panginoon sa nasabing talata. Lahat ng mga napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ibig sabihin yung mga nanampalataya sa Kanya ay tiyak masama po sa araw ng rapture. Kung kaya, sigurado po na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Maliba na lang kung ikay hindi naniniwala sa Panginoong Hesus o di kaya ay sa rapture. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 9 and 10, ang sabi, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kaniyang muling pagparito. So yan po mga kapatid, kung tutuusin, napakadami pa pong mga talata sa Biblia na nagpapatunay na tayo ay hindi kasamang dadanas sa darating na puot ng Diyos o tinatawag din nating matinding kapighatian. At dun sa mga nagtatanong na kung tayo ay hindi dadanas ng matinding kapighatian, isino itong mga tinatawag na survivor from great tribulation? Kapatid, malinaw po ang katuruan ng Biblia patungkol sa bagay na yon. At meron na din po akong mensaheng nagawa tungkol dyan. Ngunit, ganito po kapatid, yung Daniel chapter 9, tinanong po ni propetang Daniel ang Diyos kung ano po ang magiging kapalaran sa hinaharap ng bansang Israel. At doon sinabi ng Diyos kay Daniel sa pamamagitan ng anghel. At ito nga po yung tinatawag na 70 weeks of Daniel. At alam natin na meron pa silang natirang 1 week katumbas ng 7 years prophetic timeline. At ang 7 years na yon, ayon sa sinasabi ng anghel, i-restore ng Panginoon ang bansang Israel at yun ay sa pamamagitan ng matinding kapighatian. Tinatawag din itong Jacob's Trouble ayon sa propesya ni Jeremiah chapter 30 verse number 7 at sa Daniel chapter 12 verse number 1 and 2. At sinabi rin po ito ng Panginoon sa Matthew chapter 24, lalo na yung sa verse number 16 kung saan binanggit pa niya ang lungsod ng Judea kung saan alam natin na ito ay nasa bansang Israel. Kaya kung titingnan natin maigi, pagkatapos ma-rapture ang church ayon sa Romans chapter 11 verse number 26 ay ibabalik na ang kaligtasan sa bansang Israel kasi nga may 7 years pa po silang natira upang maligtas. At sa araw na yon, ang sabi ng verse number 26, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At sa verse number 27, pinawi ko na ang kanilang kasalanan. So yun po mga kapatid, marami pa pong mga talatang nagpapatunay na ang bansang Israel ay dadanas ng 7 years of tribulation. At ito pa po kapatid, maliban sa Israel, ay marami din pong mga relihiyosong tao sa buong mundo ang maiwan sa rapture at sila ay dadanas din po ng matinding kapighatian. Ngunit kung babasahin natin ang buong aklat ng Revelation,
lalo na yung pitong silyo, susundan pa ng pitong trompita at pinakamatindi yung pitong mangkok ng puot ng Diyos. Idagdag pa natin ang lupit ng Antikristo sa panahong iyon. Kapatid, wala pong kasiguruhang mag-survive ang mga mananampalataya sa panahong iyon. Kaya dalangin ko po na sana lahat tayong mga naniniwala sa Panginoong Hesus ay masama sa araw ng rapture at napakahirap po ang dadanas sa matinding kapighatian. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami pa pong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.